Kamusta mga kabalin? Ngayon po ay gagawa tayo ng chicken mandi a la Filipino style. Sa lahat po ng mga kababayan ko dito sa Middle East na gustong kumain ng mandi na different sa taste ng Arabic style, ito po ang nababagay sa inyo. Pero bago po tayo magsimula, please paki-like and subscribe po yung notification button ko para po updated kayo sa aking mga ginagawang video. Ngayon po, ito po yung mga gagamitin nating ingredients. 1 kilo of chicken, 1 kg of basmati rice soaked in water, 1 medium size of tomato, 1 pieces of dry lemon, 2 stick of cinnamon, 2 pieces of star anise, 10 grams of cloves, 10 grams of cardamom, 10 grams of black pepper, 3 pieces of onion, and 1 cloves of garlic. At para po sa marination ng ating chicken is 2 tablespoons of soy sauce, 1 tablespoon of lemon juice. Okay, simamarinate muna natin yung ating chicken. Add the soy sauce. Tapos po yung ating lemon juice. At saka 1 teaspoon of salt. I-mix lang po natin siya hanggang sa kumalat sa ating chicken yung marination. At least po na-marinate natin siya ng 10 to 15 minutes para po sumiksik yung lasa sa ating chicken. Agad po, ready na po yung ating marinate chicken. At ngayon po, ready na yung ating marinated chicken. Ipaprinan po natin siya. Maglagay lang po tayo ng 5 tablespoons na vegetable oil. Make sure po na medium heat lang para po hindi masunog yung ating chicken, no? At saka mag-ready din po tayo ng isang lalagyan na patay. Mag-ready din po tayo ng isang lalagyan na may pinakuluan tubig para sa ating basmati rice. Dito po siya natin papukuluan. Separate po siya. At linagyan ko rin po siya ng 5 pieces na cardamom para po mamoy sa ating basmati rice. Ngayon po, isasalo natin yung chicken. Ngayon po, isbabaligtar na natin yung ating chicken. Pagkabaligtad po ng ating chicken, isok na rin po natin yung ating basmati rice para po sabay siyang maluto.
Para po pagka haon ng ating chicken, pagkagisa natin, is kasabay na po yung ating basmati rice. At least po, lutuin natin yung chicken natin 5 to 7 minutes both side. After, kahit hindi po siya luto, no problem, because i-steam pa rin po natin siya sa ating rice mamaya. At co-cover po natin siya almost 20 minutes mamaya or 40 minutes sa steamer. At ngayon po, isusok na natin yung ating rice 10 to 15 minutes po. Depende po doon sa ano niya, kung anong klaseng basmati rice siya. Minsan po kasi may matigas na basmati rice. Basta lagi nyo lang i-check yung ating rice kung okay na siya, at huwag masyadong overcook kasi po i-steam natin. Inuulit ko, i-steam po natin siya ulit mamaya. Ayan po, after natin i-fry, i-aakyat na po natin yung ating chicken. Isin po natin siya sa oil. At itabilang po natin siya sa isang tulad muna. Para po gawin natin yung next step, yung pagsusupit po ng kanyang ingredients. Una po natin sauté yung ating onion para po hindi masunog yung ating garlic. Sunod po natin yung ating cinnamon stick. Then, sunod po natin yung ating dry lemon. Po natin yung gloves. Then, star anise. Then, cardamom. Po natin siyang isutay lahat, hanguin po natin siya ulit sa ating plato, no? Para po mapag
Yan po, nagtira po ako ng container para sa ilalim niya. At ilalagay na po natin yung ating basmati rice. May po, ilalagay na natin yung ating basmati rice. No? Konti-konti lang po, no? Para po malagyan natin siya na. Ito po yung paglalagay natin, no? Para po kalat yung kanyang lasa. Ito po layer by layer siya. Tapos po another ingredients na naman sa gitna, no? Layer by layer po tayo, no? Sa ingredients niya. Para po yung lasa niya is pantay-pantay. Tapos maglagay na rin po tayo ng chicken sa gitna. Ito na po yung last layer natin. Tapos lagay po natin ulit yung last ingredients natin na sinating natin kanina sa taas po yan bago po natin siya takpan. Ito pong ingredients natin nakalimutan kong mention kanina. Kung may raisins po kayo, mas masarap. May raisins po siya. Kahit 20 grams po ng raisins, no? Para po pampalasa lang sa taas. At lalagyan na po natin yung natira natin chicken. Pati po yung soup niya, kung may soup po siya, isalin niyo po. Yun po yung kapalasa niya. Kapalasa. Tapos po, tapal po natin siya ng aluminum foil. Para po na-steam siya. At least 20 to 40 minutes. Patuntanan lang ako yung aking like 30 or 20 minutes later. Pero mas masarap po siya kung matagal.